Hey everyone, Joel Lee here, and welcome back to the Racing Line TV, and welcome back for another rider and mechanic feature of the week. Today we are going to share to you a story about passion, heartbreaking, and redemption. I know this person from the very start and how or where he started and where he is now. So let's hear it from Mr. Nino Kabatingan. This segment is presented to you by... Magandang araw sa lahat. Ako para sa inyo, Rimar Kabatingan. Former Bayman Racing, 2008 to 2010. Rider of the Year, Mindanao Series 2010. Namulat na talaga ako sa motorsiklo kasi pagmulat na lang naman ako yung bahay namin, shop na, kasi yung tatay ko, mekaniko. Nagsimula ako sa palinis-linis lang ng tools. Pagkagaling sa eskwela, uwi agad para maglinis ng tools kasi para may pangbaon bukas. Grade 4, natuto akong nagmotor kasi yung mga motor na iniiwan sa shop, pinipilit ko yung tatay ko na ako ang maghugas para matry ko na madrive. Yung mga scooter na 50cc noon. First year high school ako, nagsimula ako nagmotocross. Hanggang fourth year high school, nagmomotocross ako, na nag-stop lang ako sa pagmomotocross kasi walang ikagastos yung pamilya ko. Tapos first year college lang ako, nag-stop ako ng pag-aaral. At nagme-mechanic na lang ako. And then may kaibigan ako na nagsi-circuit noon sa old airport. Naalala ko noon na panood-nood lang kami noon si Don Manuel. Hindi ko malilimutan yun. Idol ko yun nung una kasi tinitingnan ko talaga yung mga laro niya. Team B-Man Racing siya. At ako wala akong team na kasi nanood lang kami noon. May nakilala ako si Dudes Ramos. Nalaman niya na nagkakarera ako ng motocross noon. Pinilit niya ako na mag-practice kami kasi gusto niya na ako yung magda-drive ng motor niya. Yung una is parang kabado ako kasi hindi ko alam yung yung theory ng circuit racing kasi bago pa lang noon sa paningin ko, at saka hindi ko alam kung ano ang mga sikreto, ano ang mga technique para maging ayos yung flow ng karera. Nung una, nanood ako ng karera doon sa airport. Nagka-interest na naman ako. Kaya nagbuo kami ng motor na pang-circuit. Wala pa kami pambili ng gulong na mahal. Bago ako sumali, nagpa-practice ako sa mga basketball court dito sa amin. Hindi ko pinapublish yung mga practice ko kasi nahihiya ako. And then, isang araw, sumali ako. Hindi ako nanalo pero naging second place ako. Yung una kong sabak talaga sa karera na circuit. Sa old airport noon. Unang champion ko sa Tagum City, 2006. Doon sa Bipad. Doon sa Bipad yung racetrack niya, yung kwadrado lang. Doon ko na naisip na nakakasaya na pala ng loob at saka yung pagkakarera ng circuit. Hanggang marami ako nasalihan na team. Naging TMR ako, Team Motor Renovation. Si Hans Dignadisi yung presidente namin. Naging part din ako ng team ng MMP, yung Magno Motor Parts. Bago ako naging B-Man Racing. Pero sa B-Man Racing talaga ako nagtagal. 2008 hanggang 2010. Nag-Rider of the Year ako 2010. Mindanao Series sa Regional Underbone Grand Prix. Nag-stop ako ng karera 2010 din. Nagme-mekaniko ako. Then sa kasamaang palad, may nangyari sa akin tragedy sa buhay ko na nawala ako dito sa amin 5 years and 10 months. Saka nagbalik ako at ngayon nagsusumikap muli na gumagapang para makabawi sa buhay. Ngayon nagme-mekaniko ako ngayon sa Scooter Lab dito sa Toril, di Guzman Street. Lagi pa salamat ko naman sa mga kaibigan ko na tumulong sa akin para makabawi at yung makabangon muli ako sa buhay ko. At saka yung mga tiwala nila, andyan pa rin. At advice ko lang na sa mga riders ngayon na magagaling na masyado, disiplina lang sa sarili, tsaka wala lang personalan, karera lang. Sa racetrack, hindi natin maiiwasan na magkakabanggaan tayo kasi karera yung sinalihan natin at tsaka talagang nag-uunahan tayo sa liko kasi nagpupumuli tayo na tayong manalo. Kasi sumali tayo sa karera na yan para manalo at the same time, may enjoy. Sa mga riders ngayon na napapanood ko, na marami ng sponsors na nakatutok sa inyo. Sa amin noon, yung sponsors namin, jersey lang, oil at saka gasolina. Marami ng mga opportunities nagdadatingan sa buhay nyo kasi sa pagkakarera. At sa tulong rin ng mga organizers natin na inuuna yung safety ng riders at saka safety ng teams at unity ng mga bawat teams na naglalaro. Sa mundo ng karera ko sa buhay at saka sa karera ko ng motor,
Papasalamat talaga ako sa Panginoon, no, kasi talagang ginabayan niya ako na kahit anong ups and downs sa buhay ko na ano, nandito pa rin ako, bumabangon. Kaya papasalamat ako sa pamilya ko, sa suporta nila sa akin, sa hilig ko. At sa team manager ko noon, si Sir Manuel Chen. Sir, salamat sir. Kasi hindi lang kita naging manager, no, naging kaibigan rin kita. At sa mga suporta mo sa akin, hindi ko yun makakalimutan, ay Uncle Rico, Rico's Love. Thank you. Kasi yung mga motor ko noon na unit, talagang binubuhos mo yung oras mo lahat para lang na maging competitive yung mga motor natin. At sa lahat ng Biman family noon, thank you, kasi hindi lang tayo naging team, naging family din tayo kahit saan karera. Lahat ng laro namin dito sa ano, buong Pilipinas, sinusuportahan at palaging nasa likod ko si Sir Manuel. Hindi niya kami pinababayaan. Siyempre, hindi ko talaga makakalimutan na masasalamatan si Sir Jong Uy sa Racing Line, kasi talagang nung pagkada pa ako sa buhay at na-jail po ako ng 5 years and 10 months, kaya po nawala ako sa karera at saka sa dito sa amin. Alam kong mga nagtitiwala sa akin noon, konti na lang ang naiiwan. Pero salamat sa Racing Line, kasi sila yung unang tinakbuhan ko na wala talagang pagdadalawang isip na tinanggap nila ako at binigyan ng pagkakataon para makatrabaho. At yung tiwala nila sa akin, lalo na kay Sir Jong, na nagtitiwala talaga siya sa akin, lalo sa trabaho namin. Shoutout nga pala sa mga dati kong teammates nila, yung may shop na ngayon na JK Project, kay Chong Joven at saka kay teammate ko naman si April King Mascardo. Shoutout din sa iyo, Dol. Pagbutihin mo maigi yung mga kung anong nasa iyo ngayon. Pag-iisipan mo lahat ng mga decision mo sa buhay, kasi nasa top ka na. I-maintain mo na lang. Kay Junjun Osigan, kay J. Gerald Kiao Book, shoutout sa iyo. At yung mga pioneering Biman family, batchmates ko noon, shoutout sa inyo. No, hindi ko kayo may isa-isa, kasi alam nyo, marami tayo noon. Tagdadalawang tent, tatlong tent tayo sa isang padak natin. Salamat sa pagtanggap nyo sa akin noon. Shoutout nga pala at nagpapasalamat ako kay Inji Agton, kay John Martires, at kay Brian Alterado, at kay Mark N. Ray. Sila yung mga tropa ko ngayon na nagtitiwala sa akin. At sa Scooter Lab, bumubuo ng Scooter Lab, kay Inji Agton at kay Boss John Martires, na hindi nagdadalawang isip na tanggapin ako sa shop nila. At doon ako ngayon kumikita at saka nagmi-maintain para hindi na matukso sa anumang natukso ako noon. We use the latest lubricant technologies to keep your industries running. Barrel gives you the performance you want, the efficiency you need, and the value you deserve. Barrel Lubricants, we're your total lubricant solutions partner.